Naku, sir. Pasensya na po. Doglas? Doglas? Mag-sorry ka kay sir. Pasensya na po, sir. Na isinama ko po siya ngayon. Malapit lang po kasi yung bahay namin dito. Baka po nakawala po siya. Kaya niya po ako sinindan dito. Hindi, okay lang. Mukha naman mabait tong kaibigan mo si Doglas. Pero alam mo, dapat lagi mo siya tinatalian. At lagi mong babantayan kapag nasa labas kayo. Saka isa pa, alam mo, bawal talaga mga pets dito eh. Pero, sige, pagbibigyan kita ha. Pero ngayon lang ha. Ako nga pala si Kuya Jason mo. Kevin po. Pasensya na po ulit. Okay lang. Ako nga palang scoutmaster nyo dito. Oh, Miko, okay ka lang ba? Opo. Ako nga pala si Rachel, Kevin, isa akong reporter at saka volunteer dito sa Junior Scouts. Alam mo, tama yung sinabi ni Scoutmaster Jason, kailangan talagang talian natin yung alaga nating aso, especially kapag lumalabas sila kasi baka mawala sila o di kaya makakagat sila ng ibang tao kahit na mabait sila. Kasi pag hindi nila kilala yung tao, baka matakot sila, maging agresibo sila. O di kaya baka magkalat sila. At higit sa lahat, baka mahawa sila ng rabies mula sa ibang hayop o aso na meron ito. Familiar ka naman ba sa rabies? Ah, basta po, yun po yung sakit ng aso na kapag meron yung aso, tapos kinagat niya po kayo, magkakasakit na din po kayo, di po ba? Pero hindi ko po alam kung paano po nila yung nakukuha. Alam mo, Kevin, yung mga kaibigan nating aso, kagaya ni Douglas, para din silang tao, nagkakasakit. Pero hindi naman lahat ng hayop nakakaroon ng rabies. Ang rabies ay isang sakit na pwedeng manggaling sa mga hayop gaya ng aso, pusa, unggoy, panike at iba pa. Ang rabies virus ay maaaring maipasa sa tao sa pamamagitan ng laway kapag nakagat, nalawayan ng sugat o nakalmot ng hayop na may rabies. Pwede rin maisalin ang rabies virus kung nalawayan ng hayop na may rabies ang mga sumusunod: open wound o sariwang sugat o gasgas, at ibang parte ng katawan natin tulad ng mata, ilong at bibig. Kumakalat ang rabies virus sa katawan ng tao. Magpaparami ang virus sa bahagi ng katawang nakagat o kung saan ito pumasok. Tapos, pupunta ito sa central nervous system, aakyat at magpaparami sa utak at kakalat sa ibang bahagi ng katawan. Kaya dapat talaga ingatan natin yung mga alaga nating aso. Tsaka mag-ingat na rin tayo dun sa mga aso o puso na gumagala sakali kasi hindi naman natin alam, baka may rabies sila. Naku, ayoko po yung mangyari kay Douglas. Salamat po, Miss Rachel. Siya nga pala, Kevin, isa din siyang junior scout in training, si Mi. Miko? Oh, Miko, ano ginagawa mo dyan? Ah, may tinitignan lang po ako dito. Sandali lang po ah. Itatali ko lang po si Douglas. Baka po kasi manggulo siya dito. Tara, Douglas, Douglas, come on. Tara. Yan. Sabi si... Oh, ito na pala eh. Oh, yan na. Hello, Kevin. Ako si Miko. Pasensya na kalina ah. Mahilig lang kasi ako sa puno. Ah, talaga? Ayos lang yun. Ako naman, mahilig ako sa aso. O teka, maya na kayong magkwentuhan ha, para malaman ninyo kung ano yung gagawin ninyong dalawa ngayon at saka bukas. Okay. Good morning ulit sa inyo, Miko and Kevin. Dalawa kayo sa mga Boy Scouts na pumasa sa mga pinagawa naming individual activities. Ang kasunod niyan ay by pair activities naman at ang kasunod ay by group. At syempre, para mag-qualify kayo bilang Junior Scout, ay kailangan nyo munang gawin ang Junior Scout Training. Wow! Kaya po ba kami nandito? Kasi Junior Scouts na kami? Miko, hindi ganun kadali yun eh. May mga kailangan muna kayong gawin para maging Junior Scout. Ano po ang gagawin namin, Scoutmaster? May mga qualifying activities kayo na kailangan nyong magawa para maging Junior Scout. Rachel, pakibasa naman oh. Okay. Junior Scout Training Activities. Number 1, learn how to tie knots. Number 2, perform household chores. Number 3, come up with a new way to conserve water.
And number four, find a creative way to help protect animals. Alam nyo, para din ito sa World Rabies Day na ginaganap taon-taon tuwing September 28. Thank you, Rachel. At syempre, kailangan nyo lang gawa ng paraan ang lahat ng ito at magpakita sa akin at ipakita ang pruweba na nagawa nyo lahat ng ito. Pwede namang pictures o di kaya'y sulat galing sa mga magulang ninyo na nagsasabing nagawa nyo yung bawat activity. Pero syempre, kailangan pa din namin tumawag para kumpirmahin kung talagang nagawa niyo yung activities. Malinaw ba yan? Opo, Scoutmaster! Gusto mo? Wow, sige, thank you. Ano yan? Ah, laruan to ni Doglas. Paborito niya to eh. Konting tunog lang, lumalapit na siya agad. Ah, ganun ba? Nakakatakot. Ay, nakakatuwa naman. O sige, pag-usapan na natin yung aso. Ay, yung project. Mukha naman kayang kain natin to, no? Number one, learn how to tie knots. Parang alam ko to. Tinuruan ako dati ni Kuya kung paano gawin yan eh. Ayos! Number two, household chores. Nako, mukhang matutuwa si nanay sa activity na to ah. Pareho tayo! Oh, ano yung sunod? Number three, come up with the new way to conserve water. Gumawa na lang kaya tayo ng plano kung paano natin ito magagawa na maayos. Kunwari, gumawa tayo ng schedule. Sige, sige. Tapos, ilagay natin kung anong araw natin gagawin yung mga activities na yan. Pero, sa tingin ko, yung household chores, aaraw-arawin natin, no? Malamang nga, Kevin. Isipin mo na lang na masaya magulang natin. Magiging junior scouts pa tayo. Tama. Yung huli. Number four, find a creative way to protect animals. Tapos, para daw to sa World Rabies Day. Ah, madali na to. Di ba may aso ako, si Douglas? Nandito lang siya, malapit dito. Ah, Kevin, may sasabihin ako sa'yo. Douglas? Oo, nakatawa nga eh. Oh, bakit? Scoutmaster! Miss Rachel! Ano nangyari? Tulungan niyo po ako! Si Douglas po nawawala! Naku, saan mainiwan si Douglas? Doon po! Sa isang puno, naitali ko pa po siya doon. Nagmadali po ako. Kaya di ko po napansin kung maluwag yung tali. Naku. Halika na. O sige, tara. Hanapin na natin siya. Doglas? 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 Doglas! 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 Paborito niyo to eh. Sana pag narinig niyo to. Doglas! Doglas! Naku, buti nahanap natin. Kaya nga eh, si Douglas talaga. Jump! Jump, jump, jump! Dito, dito. Yeah. Oh, Miko! Ano nangyari sa'yo? Sorry, Kevin. Takot kasi ako sa aso. Nakagat na kasi ako ng aso dati sa may labas ng bahay namin. Ganun ba? Ganito na lang. Ako na lang magtatali kay Douglas sa puno para siguradong hindi siya makakawala. Ano, dalhin ko muna si Douglas, ha? Halika, Douglas. Ayan. Matarami ko, upo ka muna. Okay ka lang ba? Naku, Miko, pasensya ka na. Di ko naman alam. Alam mo, Miko, normal lang naman na matakot dun sa nangyari sa'yo, eh. Delikado naman kasi talagang makagat ng aso. Lalo na kung may rabies to. Hindi naman lahat ng aso may rabies, pero mahalaga talaga na mapabakunahan silang lahat laban dito. Isang paraan ito para bigyan ng proteksyon ng hayop laban dito. Kung may bakuna, nalalagyan ng katawan nila ng panlaban sa rabies kung sakaling ma-impeksyon ito. Malinis naman po si Douglas. Malusog din po siya. Pero hindi ko po na sigurado.
kung ipaturukan siya ng anti-rabies vaccine. Alam mo, Kevin, may bakuna laban sa rabies at maaari itong makuha sa pamamagitan ng mga veterinaryo sa Municipal Agricultural Office o Provincial City Veterinary Office, mga veterinaryo sa mga pribadong veterinary clinic o mga non-government organizations. Minsan, nakakaroon din ng mass anti-rabies vaccination drive ang mga veterinary office kung saan sila ay naglilibot sa komunidad upang magbakuna ng aso. Pwede ninyong itanong sa mga veterinary office ang schedule ng pagbabakuna sa inyo sa ganitong mga pagkakataon. Wow! Buti lang po pala may ganun. Sige po, sasabihin ko po kay tatay na samahan ako para pabakunahan si Doglas. Tama si Rachel, kaya kailangan maging responsable tayo. Ang mga paraan para siguradong maalagaan natin ang mga alaga nating hayop ay una, pabakunahan natin laban sa rabies ang mga alaga nating hayop kapag sila ay edad 3 buwan na at kada taon naman pagkatapos nito. Bigyan ng masustansyang pagkain at malinis na inumin ang mga alagang hayop. Siguraduhing malinis at komportable ang tirahan ng alaga. Huwag hayaang gumala sa labas ng bahay ang inyong mga alaga at lagyan nito ng tali kapag ilalabas. Promise po talaga, Scoutmaster. Miss Rachel, magiging responsible pet owner na po ako. Uy, Miko, pasensya ka na kanina ha, kung natakot ka kay Douglas. Sa susunod, mas babantayan ko na siya ng mabuti. At hindi ko na rin siya dito isasama ulit. Nako, mabuti yan. O siya, sige, good luck dun sa Junior Scout training nyo, ha? Pagbutihin nyo. Salamat po. Number 3, a new way to conserve water. Mukhang magsasayang na si Inay ah. Siguro kinuha niya lang yung... Teka! Miko, nagsasayang din ba kayo sa bahay niyo? Ha? Oo! Lahat naman ata ng bahay, Kevin, eh. Kung ganun, lahat ng tao may pwede gawin para mag-conserve ng water. Ano ba nasa isip mo? Yung tubig na pinagugasan ng bigas na isasaing, imbis na itapon natin, pwede natin to ipandilig ng mga halaman. Aba, oo nga, ano? Araw-araw, pag nagsasaing tayo, tinatapo lang natin yung pinahugasan ng bigas. Sayang naman. Sige, sasabihin ko lang kay Ina yung plano ko, ha. Baka kasi magulit siya na pinakailaman ko tong isa sa inya. Sandali lang, Miko, ha. Takot ka? Medyo, pero mukha namang mabait si Douglas. Parang nawawala ang takot ko sa kanya. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng lecture nila, Miss Rachel, magpunta kami nila kuya sa veterinaryo para pabakunahan yan si Douglas. Kahit na inaalagaan namin siya, baka maawa siya sa ibang aso na may rabies. Ang tapangan ni Douglas eh, hindi man lang nasaktan. Good boy yan eh. Huwag kang mag-alala. Huwag mo lang siyang gugulatin at huwag mo lang papakitang takot ka. Hindi ka kakagatin yan. Ginagawa ko ang lahat para maging responsible pet owner. Minsan, kinakantaan ko pa ngayon si Douglas eh, para matuwa siya. Kevin, munaisip ako! Ito po yung mga notes na ginawa namin. Wow. Ayos, matitibay at perfect. Tapos po, nandito po yung mga pictures na gumagawa kami ng household chores. Nandito na rin po yung mga signatures nila nanay. Tapos, ito naman po yung mga picture ng pagdilig namin ng halaman. Gamit ng tubig na pinagugasan ng bigas.
Wow! Mukhang pasadong-pasado na kayo, ah! Eh, kaso parang may kulang, eh. Yung huling task nyo, finding a creative way to help and protect animals. Oh, eh, para pa naman sa World Rabies Day. Meron po kami ginawa, Scoutmaster! Gumawa po kami ng poster para sa mga pet owners. Paalala po ito na ipa-check up ang kanilang mga alaga at pabakunaan laban sa rabies. Ilagay na rin po namin dito kung saan ito pwedeng makuha. Very good, Miko and Kevin. Alam nyo, na-impress ako sa inyong dalawa. Ako din, grabe. Ang gagaling ninyo. Nakakatuwa kayong dalawa. Tigas, pahinga! Paluwag na!